Mabuhay sa aking kapwa San Josenyos. Ngayong araw na ito, sabay-sabay nating masasaksihan ang matagumpay na isinagawang simulation ng modular distance learning ng ikalimang distrito ng San Jose del Monte. Ito ay naisakatuparan sa pangunguna ng ating pansangay na tagapamanihala na si Dr. Marlina P. Cruz, katuwang ng ating tagamasid pampurok na si Ma'am Elvira S. Daza. Kaya naman, malugod naming inihahandog sa inyo ang video presentation ng simulation ng modular distance learning na binubuo ng mga sumusunod na pampublikong paaralan mula sa mababa at mataas na antas kaagapay ng kani-kanilang punong guro. Punong guro mula sa Sapang-Palay National High School Senior Department, Ma'am Florida C. Gonzalez. Punong guro mula sa Sapang-Palay National High School Junior Department, Ma'am Wilma M. Aquino. Punong guro mula sa San Rafael National High School, Sir Mark Ian B. Bunyog. Punong guro mula sa BBH Elementary School, Ma'am Floriliza M. Limon. Punong guro mula sa BBC Elementary School, Ma'am Maria Teresa M. De La Cruz. Punong guro mula sa BBD Elementary School, Ma'am Kimberly M. De Leon. Punong guro mula sa Sapang-Palay Proper Elementary School, Ma'am Jocelyn A. San Diego. Tila huminto ang takbo ng mundo, dala ng COVID-19 na lumaganap sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Lahat ay naapektuhan at maraming kaganapan ang naparalisa. Gayunpaman, hindi ito makahahadlang upang magpatuloy ang buhay. Ang mga pagbabago sa komunidad at paaralan, sama-sama natin pagtagumpayan. Tuloy ang edukasyon, walang maiiwan. Handang isip, hanggang bukas, edukasyong ligtas sa efektibo, dala ng mga paaralan sa District 5. Dahil na rin sa peligrong dala ng coronavirus disease, ang pagbubukas ng eskwela ay magaganap na sa 5 ng Oktubre sa pagsusulong ng kagawaran ng edukasyon na inaprubahan naman ng Interagency Task Force o IATF at ng kagawaran ng kalusugan. Kaugnay nito, maraming mga paghahanda ang isinakatuparan upang matugunan ang pangangailangan ngayong new normal. Bahagi ng preparasyon para sa nalalapit na pasukan ay ang pagsasagawa ng remote enrollment. Gayun din ang paghingi ng tulong sa iba't ibang barangay para sa pamamahagi ng enrollment forms. Ang mga gurong tagapayo ay nakipag-ugnayan sa kanilang mga estudyante upang ipaalam ang proseso ng enrollment at hingi ng kanilang impormasyon sa pamamagitan ng tawag o text message. Sa ganitong pagkakataon at kalagayan na meron tayo ngayon sa lungsod ng San Jose del Monte, napagpasyahan ang paggamit ng modular distance learning. Batay na rin sa lumabas na pag-aaral at survey mula sa data ng LESF na sa ginagutan ng mga mag-aaral at magulang. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahanda sa pamamagitan ng school simulation upang makita ang mga posibleng issue na kahaharapin ng paaralan sa pagbubukas ng klase. Ako si Teacher Darlene. Ako si Teacher Nolly. Nandito kami upang ipakita kung paano isinagawa ng San Rafael BBH Elementary School ang simulation ng modular distance learning. Halina't samahan niyo kami na alamin kung ano-anong mga paghahanda ginawa ng aming paaralan. Nagsimula ang simulation ng modular distance learning sa pagkuha ng mga modules sa Division Office ng San Jose del Monte. Dito, mahigpit na ipinatutupad ng mga guidelines and safety protocols alinsunod sa Interagency Task Force o IATF. Tinanggap ni Property Custodian mula sa Kawaninan Division ang Module 1 and 2 ng Edukasyon sa Pagkapakatao para sa Unang Baitang. Bilang paghahanda sa darating na pasukan, nakipag-ugnayan ng Department of Education sa pangunguna ng taga-Masid Pampurok,
punong guro at mga guro sa lokal na pamahalaan na kinabibilangan ng mga kapitan, kagawad, at sanggunian kabataan kabilang ang mga magulang. Dito, inilahad sa kanila ang mga aksyong gagawin ng paaralan sa pagsasagawa ng modular distance learning. Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, hindi naging madali para sa guro na maisagawa ang face-to-face orientation para sa mga magulang. Kung kaya't, gumawa ng alternatibong paraan ito sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Dito, ibinaba ng guro ang mga mahalagang detalye tungkol sa gagawing simulation. Dumaan sa proseso ng pag-disinfect ang mga materyales bago ito tuluyang isilid sa envelope upang masiguro na ligtas sa mga mag-aaral na gagamit nito. Sama-samang inihanda ng mga guro ang home guide na gagamitin ng magulang o learning facilitator sa pagtuturo sa mga bata. Kasama nito ang worksheets na sasagutan ng mga mag-aaral sa pang-araw-araw na aralin kalakip ng modules. Hinatid ang mga naturang modules sa barangay kung saan naninirahan ang mga batang nagsipag-enroll sa paaralan. Dito, nagkaroon ng maikling orientation sa mga magulang na hindi naka-attend ng virtual orientation. Katuwang ng paaralan ang sangguniang barangay at sangguniang kabataan sa pagkapamigay ng modules sa pamamagitan ng paghatid sa kani-kanilang tahanan at pagkatalaga ng tanggapan ng barangay bilang lugar kung saan maaaring makuha ang module. Napakalaking papel ang ginagampanan ng bawat isa, lalong-lalo na ang mga magulang o learning facilitator na siyang nagtuturo sa mga bata sa tulong at gabay ng kanilang guro. Dito ipinapakita na nakikipag-ugnayan ang guro sa kanilang group chat upang maituro ng wasto ng magulang ang learning competency para sa araw na iyon. Tumatawag naman ang guro sa mga magulang na hindi kasali sa group chat upang maihatid dito ang mga dapat gawin sa aralin. Pagkatapos ng isang linggo, ibinalik ng mga magulang ang module sa lugar at oras na itinakda ng guro. Kasabay nito ang pagbigay ng pangalawang module na gagamitin ng mga mag-aaral. Ang nasabing module ay dumaan muli sa proseso ng pag-disinfect upang maasiguro ang kaligtasan ng mga guro. Ang mga worksheets ay binigay ng property custodian sa guro upang maitala ang mga nakuhang marka ng mga mag-aaral sa naturang aralin. Sa kabilang dako naman, ang mga home guide at modules ay inilagay sa isang storage box upang ma-secure at maitago ito ng maayos. Hello po! Para po sa akin, ang masasabi ko po sa module, okay naman po siya. Medyo nalito lang po ng konti, pero naipaliwanag po naman po ng maayos sa akin. Feel lang po, salamat. Opo. Opo. Pero salamat po kasi po nagtsatsaga kayo. Wala tayong magagawa. Yun ang kailangan para matuloy lang ang pagkakaroon. Opo. Si Precious May po nandiyan? Opo. Pwede ko po kausapin? Kakausapin ko po ni Mang Risa. Hello. Kamusta pag-aaral mo? Okay lang naman. Kayang sagutan, anak? Sige, pag-aaral mabuti, ha? Sige, bigay mo na kay tatay. Hello? Salamat po, tatay. Okay. Okay po, bye-bye po. Ma'am, tatagilan po. Sige po. Baka kailangan kung minsan mabisita niyo siya para makilala niya kayo. Sige po. Pag nalit po itong MACQ, pupunta po talaga ako sa mga bahay niyo po. Sige po. Sige po. Okay po. Salamat po. Ako, ano nangyari? Kilala ko lang si Jan ngayon. Maganda ko sa personal. May mask lang ako. Parang ko lang. Yung mga... Siyempre, bago sa bata yun eh. Lalo-lalo na. Nag-igwan pa lang. Medyo hirap siyang mananggap. Kaya paulit-ulit yung instructions.
Sundin mo lahat ang instruction at natututunan mo ng mga tapos yung buhit, ano po yung buhit yung ano, yung medyo nahirap. Mahilig sa drawing, pero yung hinihingi doon sa module, panikin ko drawing ko, ano, patata. Saludo po kami sa lahat ng mga magulang at mga guro sa pag-adapay sa kanilang mga anak at mga mag-aaral. Ipinapakita lamang ito na hindi hadlang ang pag-learn niya sa kagustuhan ng bawat isa na matuto. Pinatutunayan natin na walang imposible sa ating mga sanisen. Handang isip, handang bukas. The ELS One, the Rises One. Hi, sanisen! Kapit-kamay tayong tumatanaw sa kinabukasan habang ginagawa ang lahat sa kasalukuyan. Sabay-sabay nating tunghayan ang paggaling ng Pilipinas. Sa ating pagtutulungan, sama-sama tayong makababangon mula sa krisis na dala ng pandemya. Patuloy kami sa aming sinumbaang tungkulin na hubugin ang bawat mag-aaral sa daang dapat niyang lakaran. Hindi pa pipigil, hindi pa titina, anumang hamon ang dumating. Patuloy na tinitindi para sa bata, para sa bayan.